Ayan, camera lights action. Mga bagong gising, guys. Andito muli yung mga dalawa mo lang trabaho. Ayan. Kumusta naman po kayo dyan? Ano ba yung mga napapanood mo sa pelikula? Yung mga camera action. Ayan yung mga drama-drama. Huh? Ilaw na yung nabag. Ano yun? Paano? Marami ako. Sasara ko to kasi nag-ano yung ilaw. Ayan. Ano yun yung... Ah, ito. Anuin ko rin. May ilaw. Ayan. Oh, at least. Oh, sige, ano yun? Ka, ayan. Ano mo si siya? Ano ba rin yung pinapa... Action. Ay, camera. Action. Nasakit na... Ah, natanggal yung sakit ng ulo ko, guys. Dahil sa eksinang to. Sige nga. Kunwari, ito yung... Sorry, ito yung ano. Reversible. Hindi. Sisya, ito yung ano. Ito yung eksena. Nag-aaway kayo ng... Yung boyfriend, kunwari. Ah, sige. Tapos gusto mo lang kumwari. Saan ang magiging ano mo? Yung ano yung magiging... Ano yung magiging... Ano yung masasabi mo sa kanya? Sige. Camera. Lights, camera, action! Eh, kung yan yung decision mo, di hiwalay kung hiwalay, palayain mo na ako. Aray! Ako maring may anak kayo, sasama mo. Okay. Okay. Impronto. Kung maring may anak kayo, sasama mo. Hmm. Ano yung eksena? Ang eksena, lagi na lang kayo nag-aaway ng boyfriend mo or asawa mo. So, ano ngayon ang sasabihin mo sa iyong asawa kung gusto mo nang hiwalayan? Kung gusto mo na siyang hiwalayan. All the best. Naalala ko sa yung sir namin sa kanya, all the best. Kunin yung decision mo sa buhay mo, wala na akong magagawa. Basta ibigay mo sa akin yung anak ko. Ako ang magpapaaral din. Ay, iwan ko. Ano? Ba't ka tumata? Yun yung istina kasi. Maganda yan. Maganda yan. Dapat yung katotoo, yung maganda naman yung pagkaka... pagkaka-deliver mo. Ah. Eh, galit ka na. Alis na, maghiwalay na nga kayo eh. Kaya nga, habang galit ka, umiinom ka ng tubig nung magsasabi ka sa asawa mo. Tanggalin mo eh. Ayan. Darling, kung ngayon decision mo, total, matagal nang sinasabi mo yan na magpaghiwalay ka sa akin. Kanya talaga yung decision mo, di wala talaga akong magagawa. Basta ibigay mo sa akin yung anak ko. Anong pangalan ng anak nyo? Siyempre, tawagin mo na ngayon. Anak, i-prepare mo na yung mga baunan sa... Ngayon pala, aalis na kami. Hindi mo na kami makikita simula hanggang ngayon. Bakit? Hindi bubulagin mo yung asawa. Kaya hindi ka na makita. Yung mga rep, hatiin natin. Paano? Sabi ko na, hatiin yung mga laman dyan. Excuse me po. Yung rep. Sabi mo, hatiin nyo, di. Kanino yung sa taas, ha? Paghahatiin nyo, masisira yun. Ngayon, paano nyo hahatiin ngayon ng bahay? Ay, hindi. Wala na akong pakialam sa bahay na yan. Sulo mo na to, alis na talaga kami na anak ko. May, ano kayo? Suluhin mo yung bahay na to.
wala akong pakialam kung anong gagawin mo sa pera kung may binta mo man itong bahay na to. Dapat ako sa pala yung sasali sa Duha Film Festival. Hindi si Dong. Nagkamali yung Duha Entertainment. Duha Entertainment, di ba? Hala. Wala akong pakialam kung mabinta mo man yung bahay na to, bahala ka sa pera mo. Bahala ka sa pera. Basta ako at ang anak ko, aalis ka na. Ngayon pala, tumawag ka na ng Uber. Ang tanong, may pera ka ba? Kung aalis kayo. Ay, kung bari, may pera kayo. Mayaman ako. Nagtatrabaho ako sa... Hindi, joke lang. Diba kang gano'n? Kasi nga, hindi mo... Siyempre, pagalit ka. Pagalit ka. Diba yun na yung nararamdaman mo? Para lakas ng loob mo. Diba? Para naka-ano ka ng... Naka-inhale, exhale ka ng ano? Ng rugby. Pagano'n para tapang mo eh. Oh, yung mga galit, matapang talaga. Kaya yung mga galit, nakakapa, di ba, nakakapagbitaw ng mga hindi ka na, hindi magandang pananalita. Tsaka, pag galit sila talaga, talagang kung hindi na nila alam yung ginagawa nila, minsan, nagkakamatayan na. Nang dahil lang yan sa galit. Kaya mga kapatid, iwasan nating magalit. Tama? Tama. Mas maigi pa pag may nakita kayong hindi ka nais-nais o na alam na nagpantig ang inyong mga tenga, agad-agad na mag-exhale, inhale kayo, tumawa. Di ba? Para mawala yung galit. Kasi pag nagalit ka talaga, ay grabe talaga. Iwasan ang galit. At masama talaga hindi, ang magalit. Hindi naman kasi masosolve yung problema kung yung ipairal mo yung ano mo, yung galit sa yung puso. Hindi talaga masosolve. Hanggang kailan, di ba? Kaya, pag may wisdom ka talaga, paano mo maihandle yung situation? Di ba? Yung parang ano na, ay kung, parang advance ka na, ay kung pagalitan ko to, or aalis kami. Eh kung maayos naman, di ba? Kung maayos naman ngayong gabi, bakit mo pa maghantong doon sa hiwalayan? Yung mga ganun mga bagay. Pero kung hindi na nag-work yung relationship or nagkakasakitan na, eh kung hindi pa naman nagkakasakitan, pwede naman mapag-usapan. May parang ano na ako ngayon. Parang ano na ako ngayon, pwede na ako sa drama, pwede pa ako magiging ano, counselor. Oh, hallelujah. Yan, tama. Tingnan nga natin. Tingnan nga natin yung... Kasi, sige, kasi kung ano, kung... Again. Kung malawak yung isipan mo at ikaw yung nakakaintindi, bakit hindi mo pagbigyan ng second chance? Bia Alonso ba ito? Diba? Hindi, tayo naman kasi, hindi naman tayo perfect. Oh. May mga ano rin tayo. May mga flaws din tayo, sabi ni Ate Jen. Ano yan, flows na yan? Dental flows? Yeah. Diba? Walang perfect talaga. Pero pwede maayos. Pwede maayos ang lahat. Lalo-lalo pa kung ihingi mo sa Lord na maging maayos, ay nako, 101%. Pag galit tayo, mas maigi pa, itikim na lang ang ating mga bibig. Para wala kang masabi na masasakit na salita laban sa iyong kapwa, di ba? So, napakaganda talaga pag ikaw ay nagagali. Ang gawin mo na lang, exhale, inhale ka, and then alalahanin mo kagad ang ating Panginoon. Mag-pray ka kagad, di ba? Yun ang the best kasi every time that we pray, ibig sabihin we surrender, di ba? Yung situation na yan, hindi mo kaya,
Kaya sinusurrender mo yan sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kasi pag sinurrender mo yan sa ating Panginoon, yung resulta is magiging maganda. Kasi kung hindi mo binigay yan sa ating Panginoon, ay baka ibang mangyayari kasi ang tao, iba yung kaparaanan niya eh. Gusto niya kaagad makaganti eh. Tama. Pero ibigay mo yan sa ating Panginoon, magandang kalalabasan. Tama. Napakagandang kalalabasan yan. Tama po. Ano yung verse na may bibigay mo sa spine? Sabi po sa mga verses about anger. Ephesians chapter 4 verses 26 to 31. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Amen. So yun nga po, ni ba, si Sharon, if in your anger, do not sin. Get rid of. Ano yung sa baba, yung anger? Get rid of all bitterness. Kaya wag mo tayong maging better. Bitterness. Kumbaga, tanggalin natin yung mga, ano, yung mga pangit na mga, ano, ugali natin. Diba? At sabi nga, di ba? Mga wholesome talks. In your anger, do not sin. Pwede naman tayong magalit, di ba? Na, siyempre, nagagalit ka dahil hindi ka nais-nais. Pero, mga seconds lang, tapos sumingi ka ng kapatawaran. Dahil pag nagalit ka talaga, kasalanan yun sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, ayaw niya tayong nagagalit. So, huwag mo nang nagalit ka hanggang gabi, natulog ka, galit ka pa rin, di ba? So, daladala mo yung galit pag natulog ka eh kung hindi ka na nagising, di ba? So, siguro, pag namatay ka, siguro, nagalit ka. Di ba, pag ginising, pag sa umaga, nakita ka nila, nakaganon, patay ka, pangit ka, kahit na make-upan ka pa. Bakit itong patay na ito na kasi maayon? Di ba? Yung pala, galit. Nung natulog, galit siya. Umaga, hindi na nagising, pangit siya, di ba? So, yun po, mga kaumanin. Ayan. So, muli, babay na. Ayan. Sana ay natuwa kayo. Si Lord lang yung makatulong sa atin sa mga situation na nangyayari sa buhay natin. It's all about Jesus talaga na maging maayos ang lahat. So, if you have Jesus in your life, talagang ano, meron ka talaga, pag ina-apply mo yung ano niya, yung words niya, yung scriptures. Kasi sabi ng Lord Jesus Christ is ano, only follow me. 'Di ba, hindi siya nanggagalit kahit nakita niya yung ano, yung babae na yun na nangalun niya, 'di ba? Pero sabi niya lang is ano eh, go and see no more. So mapagpatawad talaga ng ating Panginoon. So gusto ng ating Panginoon ma-adapt natin yung kanyang character na magiging Christ-like tayo, na hanggang matutunan natin namin, siyempre pag binabago tayo, process 'yan, 'di ba? So hanggat matutunan na natin talaga hindi na tayo lagi nagagalit, na naiintindihan na natin lagi yung sitwasyon, 'di ba? So maraming salamat muli. God bless po. Jesus loves you. Ito po si Josephine Montemayor TV at ang aking kasama lagi ay si Sharon Pakay. Please subscribe po sa kanyang channel, Sharon Pakay. Ayan. Thank you po. And
Shoutout po kay Iyas Mix Vlog, Maribel Gabatino, Inday Sibuana, Bubuy Rizal, ayan. Andon Badong Mix Vlog, Gigi's Vlog, ayan, ayan. Bigya ko sa, Sis Urgin? Happy Kusina, ayan. Happy Kusina, Marilo Pagente, ayan. So maraming salamat po yung mga hindi namin nabanggit kasi wala naman po kami ditong mga notes. So, bye! God bless! And Jesus loves you so much!